dagdag kaalaman lang po. Ang daya po at kalamansi ay kabilang sa citrus family na halaman na hindi po masailan sa lupa. Kahit anong klaseng lupa po, kayang-kaya niyang tumubo at lumago at magbigay ng bunga. Pero mayroon pong dalawang bagay na dapat iwasan para sa inyong malusog na citrus. Maging ito man ay dalandan, dayap, kalamansi, pongkan, suha at iba pa. Ang unang-una ay ang lupa po. Dapat doon siya sa lupang hindi naiistakan ng tubig dahil ang citrus na mga halaman ay hina po sa lupang may istak na tubig. At ang pangalawa naman po ay dapat nakatanim siya sa hindi malilim na lugar. Mas gusto po ng citrus ang nakababad siya o nakabilad siya sa sikat ng araw, sa maghapon. Ayon po sa mga ibang vlogger, 8 hours pataas ang kailangan niyang sikat ng araw sa maghapon para sa malusog na citrus. Ang dayap po o kalamansi o anumang citrus ay nabubuhay po kahit sa mababatong lugar o walang lupa kundi buhangin. Purong buhangin po ito. Ang kinalalagyan niya pong ito ay tambak lang po ng debris ng barko. Yung iba po ay galing sa CR ng barko at iba pang parte na may semento. Nung ni-repair po ang barko, tinanggal yung nabubulok na parte na mayroong semento, ay dito po itinapon ang debris. Magkahalong kalawang at semento po ang nandito at mga pira-pirasong bakal ang nasa ilalim niyan. May kasama po pong tiles. Kaya ko po dito napiling pagtamnan dahil dito po sa lugar na to ay halos maghapon po siya nasisikatan ng araw at dito rin po ang pinaka-safe na lugar. Doon kasi medyo risky sa tao, pwede po nilang ihian dahil tago po. Ang ihi po ay napakagandang abono sa mga halaman, kaya lang po pag dinirekta mong idilig o ihian ang iyong halaman ay mamamatay ito. Pwede pong maglagay kayo ng ihi pero ihalo nyo sa tubig, napakaganda pong abono ang ihi. Ang kalamansi o mga iba pang citrus na halaman ay meron pong kakayahang magpatabaan ng sarili na hindi na kailangan abonohan. Pero ito po, inabonohan ko po, inaalalayan ko ng abono dahil ang kinalalagyan niya ay masyado po siyang lantad sa araw. Gustong-gusto niya po ang lantad siya sa araw. Ang problema, purong buhangin po ito. Dito po sa paligid na to, lagi siyang madaling matuyo. At dahil busy ako sa trabaho, ay halos hindi ko na madiligan. Ang ginawa ko po nung mga nakaraang buwan ay nilatagan ko sila ng sawdust. Ito po, galing po ito sa katawan ng nyog na pinutol at ginawang kokolamber. Yan, nilatag ko po dyan para hindi naman siya masyadong mabilis matuyo ang buhangin. At nagtanim po ako ng mga kamote. Ang kamote po ay nakakatulong din po sa magandang pagtubo ng inyong mga halaman dahil ang kamote ay legume bukod pa sa nalililiman niya ang dayap ko. Kapag buhangin po ang inyong pinagtamnan ng maliit na dayap o kalamansi, pwede pong araw-araw niyong diligin. Dahil nga hindi naman siya naiistakan ng tubig kahit araw-araw diligin. Pero kung ang inyong pinagtamnan ay lupa, hindi po magandang araw-araw ang dilig. Pwede siguro araw-araw ang dilig pero oobserbahan nyo kung nakaistak ba ang tubig. Kasi matibay po sa tuyot na lupa ang kalamansi o iba pang citrus. Lahat ng citrus. Mas madali po silang mamatay sa babad sa tubig kumpara sa tuyot o tigang na lupa sa mahabang panahon. Kailangan ko po siya noon na diligin araw-araw dahil nga sa maliit pa siya at walang makatakip dito dahil malinis dito noon. Ang kalamansi po kasi o mga iba pang citrus ay ang kanilang mga ugat ay kumakalat ng husto sa paligid nila na maliliit. Yun po ang paraan nila ng pangunguha ng sustansya ng lupa para maibigay sa katawan nila at sa iba pang parte. Pero kung ito ay laging tigang, ay paano sila makakakuha ng sustansya? Kaya dapat kung nadidilig no. Hello mga YT. Nandito po ako ngayon sa harap ng aking alagang dayap. Ito po ay ibinigay sa akin noong September 2000 ng isa kong kaibigan na maliit pa. Seedling siya.
Ang haba niya noon ay nasa 6 inches lang po na seedling. At akin pong inilagay sa paso. At makalipas ang ilang buwan, siguro mga January 2001, ay akin pong itinanim dito. At ngayon po ay Pebrero 2023. Bale, nakatanim po siya mga 25 months lang po. Pero akin na po siyang napabunga. Kahit na wala pa po siyang 2 kalahating taon, ay meron na po siyang bunga. At yun pong lapitan na ang makita nyo ang kanyang bunga. Ito po. Yan. Malaki-laki ng konti sa munggo po. Kakaunti lang po ang bunga niya ha. Dahil ito po ay hindi po naalagaan ng isang buwan dahil nabakasyon ko. At pagbalik ko ay nagkaroon po siya ng napakaraming sugat. Mga hiwa-hiwa sa kanyang balat mula sa ibaba po doon. Hanggang dito sa kanyang mga sanga ay puro sugat po. Pati sa itaas, puro sugat po yan na nilabasan po ng napakaraming dagta na nanigas nung matuyo. Tuyot na tuyot po siya. Yung mga dahon niya ay naninilaw maigi. Para makarecover ka agad ay hinahaluan ko ng abono ang isang timbang tubig na aking pandilig. Ginagawa ako po yun sa loob ng 1 kalahating buwan. Kada 2 linggo, nagbibigay ako ng tubig na may abono na 2 kutsara na NPK o yung 3-14 kung tawagin. Ganon din po sa urea. Pero yung mga ibang araw po, yung araw-araw niyang pandilig ay wala pong abono. Dinidiligan ko po siya araw-araw kasi dito naman po, purong buhangin, madali pong matuyuan. Kaya kahit araw-araw kang magdilig, hindi po nakakasama sa ganito na kalaking halaman. Hindi po nabubulok ang ugat niya dahil hindi naman naiista ka ng tubig at purong buhangin dito. Dito po sa taas, meron po siyang bunga. Ito po. Ayan. At dito. Ayan. Ito pa. Kakaunti lang po yan, bunga niya. Konting panahon na lang ang palilipasin natin. Ito pong mga huling naging sanga niya. Pag tumanda-tanda pa ang kanyang mga dahon, ay magkakaroon ng mga malalaking bukol o yung pamamaga dito sa mga buko, kada buko o yung kada tinubuan ng kanyang dahon. At dyan po lulusot o lalabas yung kanyang mga bulaklak. Kaya expected na po na mas marami na ang magiging bulaklak niya at magiging bunga sa kasunod na pagputok ng kanyang mga bukol nga sa kada tinubuan ng dahon. Ngayon po ang height niya ay nasa 2.7 meters. Kung napapansin nyo, ang kanyang katawan ay manipis pa o payat pa. Halos sinlaki lang po siya ng aking daliri. Ayan. Malaki lang ng konti sa hintuturo ko. Pero itong isa, kasi laki po ng aking hintuturo. Ang size niya po sa ibaba, pinakapuno niya ay 3 cm lang po. Ayan. 3 cm po ang kanyang lapad sa ibaba. Ito. Ah, 2 cm po. Dito naman sa kabila, itong isang sanga niya ay mas maliit. Ikot po tayo. 17 millimeter lang po ang kanyang pangalawang sanga na naging katawan. Kung mapapansin nyo, napakalinis po dito sa itaas na to, pababa. Wala pong kahit isang sanga. Hindi po, marami pong sanga yan simula dito sa ibaba na to. Yan. Pataas, napakarami pong sanga. Ang ginawa ako, pinutol ka ng pinutol. Putol. Lahat pinutol ko hanggang sa dito sa pinakamalaking sanga niya. Kadalasan po, ang kalamansi. Kahawig lang po ito ng kalamansi eh. Nasa 1 meter po ang pinakamagandang iwan na sanga pataas. Pero yung ibaba, eh, pinuputol ko. Ganyan po ang ginagawa ko sa mga kalamansing aking mga alaga noon. Na
maaga kong pinapabunga. At kung kayo ay merong matanda na na kalamansi o dayap na mahigit 2 taon na ang tanda na hindi pa rin namumunga pero napakataba ng kanyang pangangatawan, eh huwag po ninyong putulin kahit na ito ay 10 taong gulang na, dahil mamumunga po ito. Sa totoo lang po, wala pong kalamansing hindi namumunga. Nade-delay lang po dahil sa iba't ibang dahilan. Isa sa mga yun ay ang hindi pagpupruning o pagpuputol ng sanga. Lalo na sa pinaka-ibaba, mula pinaka-ibaba hanggang sa mga 1 metro ang taas niya. Dapat pinuputulan po yan. Pero meron pong ibang magsasaka na kapag seedling po at hindi dugtong o grafted ang kanyang o markot ang kanilang puno ng kalamansi, ang ginagawa nila dahil ayaw nilang tumangkad, kinokontrol po nila. Hindi nila hinahayaang magkaroon ng mahabang sanga na pataas yung saker na kahawig nito. Ayan po. Ayaw nilang tumangkad, maigi. Pinapalapad lang nila ang mga sanga sa ibaba para makontrol nila ang pagtatangkad. Pero kung ang inyong farm ay open at maraming malilikot ang kamay, ay mas maganda po ang inyong kalamansi na malaking puno na hindi dugtong o grafted o markot. Ay para sa akin, mas maganda pong patangkarin nyo. Ang puputulin nyo ay yung 1 meter pababa ng mga sanga, dahil yan po ay makakasagaba lang sa kanyang pamumunga. Kahit na malaking-malaki na siya o malagong-malago na sa taas, posible pa rin siyang hindi magbunga. Marami po akong nakikitang ganun. Kung magbunga man, kakaunti. Dahil sa masyadong ang maraming sanga dito sa ibaba. Yun po ang iwasan nyo. Kailangan malinis to. Lahat ng sanga dyan puputulin nyo. At pagkalipas ng mga 2 buwan, makikita ninyo namumulaklak na. Minsan nga, higit 1 buwan lang, namumulaklak na ang inyong kalamansi. Ganun lang po ang gagawin nyo. Kasi kung tututulan nyo ang pagtangkad niya na nasa open na lugar at maraming mga malilikat ang kamay, ay mas madali po kayong maubusan ng bunga. Maigi na po yung matangkad. Sa viewers po dito sa Cavite na gustong magkaroon ng sanga nito o markot na libre, ay mag-comment lang po kayo sa ibaba ng mga gawan ko po kayo kaagad. Pero sa malalayong lugar po, ay hindi ko pa po maipapangakong mabigyan ko kayo ng libre dahil hindi ko po kakayanin ang shipping fee. Pero kung handa naman po kayong sagutin ang shipping, kayang-kaya ko po kayong bigyan ng libre ng sanga nito. Sa mga hindi nakakaalam po, ang dayap po ay paborito ng mga taga Mindoro, Romblon at Marinduque para sa kanilang kinilaw bilang pampaasim at pampabango. Hinahalo po nila pati ang balat dahil ang balat ng bunga nito ay hindi siya mapait. Hindi katulad ng kalamansi na napakapait ng balat. Sa nagbigay naman po sa akin ng seedling na ito ay gustong-gusto niyang ihalo sa kanyang inuming alak pati balat dahil nga po hindi siya mapait. Sa mga mahilig naman po sa leche plan ay ginagadgad nila ang balat nito at pinanghahalo sa leche plan na niluluto para dagdag bango at lasa sa kanilang leche plan. So yun lang po, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang inyong Kuya Brownie. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay pakisubscribe na lang po. At pakipindot po ng notification bell nang ma-update naman kayo sa mga panibago ko pang video ang i-upload. At pakishare na rin po ng video ito nang matkatulong naman sa ating mga kapabayang mahilig sa halaman. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Brownie. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!